What's up sa inyo mga main? Magandang gabi. So, alam niyo naman na siguro yung gagawin natin ngayon, no? Mag-harvest tayo ng hamsters and pag-usapan natin kung bakit mas nagiging mabenta sa mga pet shops yung Syrian hamsters kumpara sa Campbell Dwarf hamsters, no? So, pero bago tayo makit doon mga main, kukuha muna tayo ng kusot dito, yung mga pinambebenta kong kusot kasi naubusan na tayo ng stock doon sa hamstery. Eh, since wala pang stock si Boss Eds, kukuha muna tayo ngayon bago tayo makit. So, ano pang hinahintay niyo mga men? Sana natin ito. So, nandito na tayo sa hamstery. Oh, hamstery check muna. Oh, bang. Ayos yung setup, no? Hinipon na ni tatay dito yung mga awatang hamster para pagsamasamahin at ilagay dito sa malaking bin na to. Ngayon, etong mga to, ano yan? Mga soon breeders natin, no? Mga babayan lahat. So, etong mga to, ililipat natin doon para yung mga nandito, ilipat natin dito. No? So, mamaya, ipunin natin yan tapos pag-usap tayo o pag-usapan natin kung bakit nga ba mas malakas yung benta ng Syrian hamster kumpara sa CDH. No? So, samahan nyo muna kaming mag-sort at mag-harvest. Everything you said, we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Kaya nga, tapos lang mag-awat ng mga 1-month-old natin dito na Syrians, no? So, tangki tayo naman, napakainit. Tapos na po isa. So, total, nakapag-collect tayo ng 56 na Syrian hamsters. 1-month-old mga min, no? So, iba't ibang sizes siya. Mamaya papakita ko sa inyo kasi may mga beans o may mga female breeder na maraming anak. Tapos yung ilan, 3, dalawa, kaya medyo malalaki, no? Pero kung sa edad, halos magkakasabayan lang yan sila. So, eto, papakita ko sa inyo. Yan, so eto na yon yung mga naawat natin ngayon, no? Total 56, lahat sila. So, kung mapapansin nyo, ilan lang yung mga solid na itim, no? So, kung may itim man, may stain ng dilaw, so nagiging torch siya. Pero yung pinaka-solid black natin, yung talagang purong itim, parang isa lang yata, dalawa. Karamihan yan, mga high mute na. And kung mapapansin nyo, majority naman sa mga to, mga dominant spot, mga DS Black, mga RD. Ayan. Kaya, kayo po yung mga pagbebentahan natin na ito kung saan man ito mapupunta. No? So, dito sa 56, mayroon akong inawat o tinabi na napansin ko na ang gaganda ng pattern. Solid. Ito. Bang. Yan, yan. Napakagaganda ng kulay. Para sa akin na yung pattern. Yan. Nagandaan ako sa pattern and sa kulay. Ito, ang ganda na ito. Try ko. Ito, try ko. Yan. Ang ganda ng pattern niya. Tingnan nyo itong isa. Oh. 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 Meron siyang ano. Mask. Ayun, may maskara siya sa mukha, oh. Oh, yung kabila niya, itim na itim, oh, di ba? Tapos, eto, tort. Ito, tort. Ang ganda lang ng pagka-tort niya. Ganda ng pattern. Tapos, meron pa isa. Ito, ito, ayun, oh. Halos kaparehas lang din nung kanina. Yung itim, oh. Di ba? Tapos, eto. Ano siya? Parang DSW. Yan, oh. May stain ng dilaw yung balahibo niya.
Tapos etong isa, parang rowan yata ito eh. Ayan, ayan, ayan. Ganda, di ba? Oh. Ayan. Gagawin nating mga breeders yan. And sana lahat ito babae. So yun nga mga men, oh. Dito naman tayo sa mga maliliit na klase ng hamsters na to. Oh. Yung tinatawag na Campbell Dwarf Hamsters, mga men. Oh. Kahit nga ba itong mga maliliit at maliliksi ng mga hamster na to eh talo pagdating sa bentahan sa pet shops, no? Para sa akin, isa lang naman talaga eh. Isa lang talaga yung reason kung bakit mas pinipili ng mga buyer na may-ari ng pet shop yung Syrian kumpara dito sa CDH. Kasi etong klase ng hamsters eh agresibo, mga men, no? Sila yung tipo ng hamster na kahit wala ka namang gagawin sa kanila. Actually, kahit ilagay ko tong kamay ko dito, syempre ayoko agatin. Pag nilagay ko lang ngayon dyan, automatic kaagatin na ako. So, etong mga hamsters na to, eh, talagang nature na nila yung mga gut, no? Kaya sa mga pet shops, hindi sila ganun ka-visible, no? Siguro may mga pet shop na iilan lang ang nagbibenta ng ganito kasi nga, mahilig silang mga gut. Eh, syempre, hamster yung binibenta mo. Ang target mo dyan is mga bata. Mostly, ang mga gusto ng hamster sa pet shop ay mga bata. Ngayon, kung meron kang hamster na nangangagat at naka-experience yung buyer sa'yo, lalo na kung bata, na bumili, tapos sinawaan niya, bigla siyang kinagat, syempre, madadala na yung bumili sa'yo. Di ba? Or worse, hindi na sila bumili sa inyo. May experience silang kinagat sila ng hamster. Kaya, yung mga pet shop, mas prefer nilang bilhin Syrian kumpara dito. Kaya yun yung reason kung bakit pagdating sa bentahan ng hamster, talo talaga yung CDH. Ito, obserba ko lang. Kaya, kung dyan sa area nyo, comment nyo dyan kung malakas yung CDH sa inyo. Comment nyo dyan sa baba. Pero dito sa amin, hindi talaga siya ganun kalakas. So ayun mga men, tapos na tayong mag-awat ng mga Syrian hamsters na nakaipon tayo ng 56 pieces and nakapagtabi din tayo ng mga magagandang patterns galing dun sa mga inawat natin. And naipaliwanag ko din sa inyo kung ano talaga yung rason ng mga pet shop kung bakit hindi sila madalas kumuha ng mga CDH. Kasi madalas nga talagang nangangagat yung mga gantong klase ng hamster, yung mga CDH, no? Kaya pagdating sa mga buyer, eh, talagang talo sila. Kasi, unlike nga sa Syrian, di ba, madaming patterns, madaming kulay, and hindi ganun ka-agresibo. No? So, ayun nga mga men, naipakita ko sa inyo yung mga naiawat natin, and nakapagtabi din tayo ng mga magagandang patterns, and chinek ko yung genitals nila, lahat sila puro babae. So, gagawin natin silang breeders sa mga susunod na panahon na pwede pang maglabas ng mga kagaya nila, no? So, ang daming magaganda na pattern ngayon. Hindi ko lang naisinama kasi masyadong madami, baka wala na tayong maipangbenta. So, ayan nga mga men, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsama and maraming salamat sa 11,700 plus na mga men natin and konti na lang, magto 12K na tayo. And so, ayan nga, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat at kita-kita tayo sa next video. What a wonderful world.